Hello guys, so welcome back again sa bagong na naman nating content. So ayun guys, matatapos sa season. So guys, shoutout pala sa mga mga tropa natin dyan. So mga tropang Axie. So shoutout din kay Manager Wisney. O baka naman. Payaman na eh. Tatlo teams eh. So ito pala. Guys, dito muna tayo sa Dust with Termi. So guys, patapos na yung season, no? Ilang araw na lang, dalawang linggo na lang tapos na yung season. Sa mga nagtataka yung regarding sa reptile na naka-termy build, di kayo nagtataka kung bakit bumagsak yung presyo niya. Mas mababa compared dati na 35k to 30k to pataas, so bumaba. Hindi dahil mababa din yung SLP, hindi din dahil ganun. Isa rin yon siguro sa isang factor, pero para sa akin, may isa pang pinaka-reason kaya kung bumaba yun. Although binabaan yung AXX para sa pagbreed, pero para sa akin may isa, ito yung pinaka reason kung bakit bumaba yung Dust with yung reptile na naka-termy build. So para sa akin ito yun, dahil sa reason ng Dust na naka-termy build. So pero guys, okay pa rin naman yung termy build, okay pa rin sa akin yun kung budget type ka talaga. Pero kung medyo mas malaki pera mo, may more than 100k ka, so okay pa rin, mas okay mag-dust termy ka na. Pero kung okay lang, pero maganda pa rin yun, lalo sa average rank, maganda pa rin yun. Sa discarte mo pa rin kasi sa PvP. Na. So, ito yun, so discuss natin. Sobrang bilisan lang natin, guys. Hindi naman ako nagmamadali, pero sobrang ikli-sealer ng itong content na to. So, that's with termy build sa so Terminator. So, di-discuss lang natin anong pinagkaiba niya sa reptile na termy build. Kasi piling kami nag-experiment na nito. So siguro nauna sila nag-breed, tapos binid rin ng breed. So ito na naglalabasan na. Although hindi niya pa napapansin bakit may mga nagdadas na termy build na. Diba dati ang ordinary base 41 speed. O ano nangyari doon sa 41 speed? Diba naging PvP meta nga. So parang nawawala na siya ng kulay sa arena. So anong pumasok is yung mech base na 45 speed. Kasi ang 6x6 na beast, ordinary beast, 41 lang speed, so mabagal siya para sa akin. Kaya pumasok yung mech beast na may 45 speed, kasi pag nagsabay yon, mauuna pa rin yung mech. So parang hindi mo pa mapapakinabangan talaga yung ordinary beast mo na ano, unless na lang buhay yung plant mo. Pag buhay yung plant mo, dun lang siya magkakaroon ng mag-online. Pero pag pareho ng patay, beast, mech beast sa ordinary beast, wala na, GG talaga. So ganito rin yung mangyayari sa reptile. So ganito yung nangyayari sa reptile ngayon, napapalitan siya ng dust. Pero okay pa rin yun, ha, guys. Okay pa rin yung budget type ka naman. So dust with Terminator build. So ito, kung mapapansin nyo, medyo tumaas taas uli siya ngayon. Kasi yung minomonitor ko ito na nakaraan is medyo mababa siya. Pero ngayon tumataas na uli siya. Kung mapapansin mo guys, ito yung tinatawag natin termy build na naka snail shell, tiny turtle, tapos laging sabay allergic. Kung mapapansin nyo dito guys, ang presyo nya is naglalaro sa 22k to 23k, ganon. Kung di ako nagkakamari, 23 to 24, ganon ang presyo nya. Tapos kung mapapansin nyo guys, ha, ang health nya lang is 47, and then yung speed nya is 36, tapos 31. Tapos ang moral niya is 50, which is good yon kasi mataas ang critical base para sa akin. Pero since arena mode nga tayo, kailangan high speed. Pero okay to, ha guys, ang lilinawin ko lang lalo dun sa mga nauna na nabumili ng term. Okay pa rin siya kasi kapag nabuhay naman talaga ang plant mo, regardless yan kasi may lagging yan eh. May negative speed yan eh. So, at mapapakinabangan pa rin yung 36 speed. Kasi pag kumapit yung lagging, mauna at mauna ka pa rin naman. Compared sa ibang Axie. Mapapansin mo dito guys, is 47 yung health, 36 yung speed, tapos 50 yung moral, which is yung crit. Tapos kung mapapansin mo, presyo niya is naglalaro sa 24k. 23 to 24k. So, bakit para sa akin eh, hindi na siya papasok sa meta for this coming season 19? Hindi naman pasok. Okay pa rin naman siya. Pero mas okay sa akin yung Dust. Kung may budget ka talaga. Kung mag-upgrade ka guys. Okay sa akin yung Dust. Bakit okay yung Dust? Pakita sa inyo guys. Mapansin nyo dito. Tinitignan ko lang kanina. Nabili agad. Guys, pansin mo ha. From $502. $502. $25k something.
sa 30. Parang mag-a-add ka na lang siguro mga $30. Makukuha mo yung dust na 50 health. Unat nito ha. Confirm mo sa 47 ha. Para ka na rin, para na rin tong plant eh. Tapos ang speed niya 43. Tapos yung moral niya is 44. Although mababa yung crit niya compare sa reptile talaga. Pero mas mabilis yung speed niya compare sa reptile na naka-termy build. And then kung i-confirm mo tong 43 speed sa ordinary beast na may 6x6 which is 41 lang yung speed, mas mabilis to. Mas mauuna pa rin tong dust. Kasi 43 speed niya eh. So pag nagbangga na yung dalawang yan, pwede mo na agad siyang i-ano. Pwede mo na siya i-stun. So, pag ganun kasi, parang kung ikaw yung may gamit ng beast, tas ganito kalabang, parang mapaisip kayo kung titira ka pa sa beast eh. Parang isip mo nila mag-ipo ng cards. So, although pareho lang naman. So, isipin mo ha, 472 to 502. So, guys, sobrang bilis. Ito yung pinakamura ha. Pinakamura. So, feeling ko is magmamahal pa to. Aakyat to hanggang 35. Aakyat yan hanggang 35 to 40, ganun. Sa backline. So, starting kasi ito. Ito kasi yung pinakamababa na tinignan ko eh. So, kinoconfer ko yung price niya. So, high speed, high moral. Although, hindi naman kasi ganun kahalaga yung crit kasi nga may lagging. Sa kami 30% kasi ito, di ba? Pag naglagging, tapos nag-allergic. Sobrang follow, guys. Kaya, kung ako sa inyo, since PvP mode, papasok season 19. Das, kung may budget talaga kayo. Pero kung saktuhan lang, abawa, ano, bumili ka ng isang team, may pera ka naman, may isang team, siguro okay ako dito. Yung mag-i-start ka pa lang, okay ako dito. Okay naman to. Kasi, guys, wag nyo ipilit yung maganda yung kukuha ka nito, tapos pangit yung plant mo, saka yung mid laner mo, tapos para lang makakuha nito. Okay na sa akin mag-reptile ka muna, tapos at least maganda yung plant mo, kahit ordinary lang yung mid laner mo. Kasi, kailangan mo ng sustain eh. Kasi, hindi mo naman agad magagamit to eh. Yan, sa huli pa yan eh. Pero kung, bawa, early game, mag-start pa lang Axie, bumili ka ng ganyan. Okay yan. Tapos bawa, gusto mo mag-upgrade, kumikita ka na. Okay ako, tapos magpapalit ka. Okay ako magpalit ka ng ganito. Tapos mag-try spike ka ng midliner. Pwede yan, pwede yan. Basta kung meron, pero kailangan talaga kasi mapagkasya mo eh. Nang hindi ka tinitipid. Lalo ngayon sa marketplace, lalo sa Facebook na sabihin, oh ito sir, bigyan ka ng ganito. Tapos tinitipid ka naman. Diba? Masabi lang, oh, naka-axi ka. Tapos, pag naglalaro ka naman, parang, hindi siya sobrang worth it. Diba? Parang isip mo, grabe naman to. Parang sasakit yung ulo mo doon sa axi ng binili mo. Kaya, guys, huwag kayo mahiyang magtanong or magpaturo sa mga kakilala nyo. Or kung gusto nyo, chat nyo lang din ako sa dyan sa description below. So, tulungan ko kayo paano magiging setup. Guys, hanggang gito lang. Peace!